Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang mga kasalanan ay may dalawang uri. Kasalanan may kaugnayan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kasalanan na ito ay maaari mong hingin ng kapatawaran direct kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw, inshallah ta'ala, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron namang kasalanan na may kaugnayan sa ibang tao. May kaugnayan sa karapatan ng ibang tao. Marahil kinamkam mo ang kanyang kayamanan, ang kanyang marahin, siniraan mo marahin. Kasalanan may kaugnayan sa ibang tao. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi mangingimasok dito. Anong ibig sabihin? Hindi patatawarin ni Allah ang kasalanan na ito hanggat hindi ka mismo patawarin ng ibang tao, ng iyong kapatid, nagawan mo ng atraso. Ganito kapanganib ang paggawa ng vulm sa iba. Anong sinabi ng mahal na propeta? Iyakum mavulm. Wattaki da'wat al-mavlum fa innahu laysa baynaha wa baynallahi hijab. Layuan niyo ang vulm. Katakutan niyo ang panalangin ng isang taong mavlum na api. Dahil ang kanyang panalangin, kahilingan kay Allah ay walang pagitan, walang hadlang kay Allah. Diretso niyang tinatanggap ang panalangin ng mavlum, isang naapi. May mga taong gumagawa ng vulm sa iba. At itong taong nagawa ng vulm, mavlum, ay nagdudua kay Allah. Karapatan niya yun na magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa iyo. Tinatanggap niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalang dahil sa vulm na ginawa mo sa kanya. Katakutan niyo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano pa sinabi ng mahal na propeta? Man kanat indahu mavlamatun li akhi min ardihi aw min shay'in falyatahallaluhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sino mang may atraso sa iba, nakagawa ng vulm, ay humingi na siya ng paumanhin, kapatawaran sa kanya bago pa dumating ang araw na wala ng salaping kabayaran sa kabilang buhay. Wala ng salapi. Hindi na natin may babayad. Ang salapi, ang may babayad natin ay kabutihan o di kaya kasamaan. Nakatulad ng nabanggit sa hadith na parati natin naririnig ng isang taong muflis, tunay na nabigo, nalugi, sabi ng mahal na propeta, na darating siya sa kabilang buhay. Dala-dala niya ang sala, ang zaka, ang hajj, ang pag-aayuno, mashallah, kumpleto, haji. Subalit, minura niya ito. Subalit, gumawa ng kawalan ng katarungan sa iba. Pinaslang, pinagbuhatan ng kamay, siniraan ng puri, at iba pang mga atraso. Ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabayad niya ang kanyang mga kabutihan hanggang sa walang matira sa kanyang kabutihan, sabi ng mahal na propeta. Ang gagawin ay yung mga kasamaan na nagawan ng atraso ng taong ito ay papasan sa kanya hanggang sa siya itapon sa impyerno ng apoy. Walayudu billah. Ito ang tunay na nalugi na bigo, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng vulm, at patatagin nawa tayo ni Allah at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan.